Glorious day to all of us. We welcome you to our online Sunday service. Live here at Jesus Coffee Page. Gather your family and be blessed leading us today as we worship and praise the Lord. Let's welcome. Ladies and gentlemen, may I have your attention? Pastor Ruben and Sister Isabel Lucy. Yes, good morning, online church. Welcome to our live Sunday fellowship. Kamusta kayo? Kamusta ang isang buong linggo? Amen, amen. Good morning po sa ating lahat. We welcome you to our online Sunday service. A happy, happy Sunday to all our viewers. Thank you for joining us tonight. We welcome you. Salamat sa Panginoon. December na. Merry, Merry Christmas sa bawat yes, isa. No? Salamat sa Lord. I'm Pastor Baban. I'm Sister Isabel. The Jesus Coffee Church. Sa mga first time na makakasama natin today, pakitype naman dyan, new blessing. Ayan, salamat sa Lord. Let's ready our hearts, our mind, and our worship and our praise to the Lord. We will sing songs of praises na talagang magbibigay ng kaluwalhatian. It will remind us that this is the time, Christmas season na, at awitin natin yung unspeakable joy. Ayan, we're so glad to praise and just worship with you today. Salamat sa Panginoon. Huwag lang po tayong manood. Huwag lang tayong makinig. Let us join and participate as we praise and sing songs to the Lord. Ayan, if you've been blessed, mga kapatid, syempre, huwag po natin kakalimutan yung ating role to be a digital evangelist. I-type natin, i-share natin yung ating mga live video. Share this live video and also pakitag na rin yung mga mahal natin sa buhay. Ayan, amen. Salamat sa Lord. Are you ready to praise Jesus? Amen. Thank you, Lord. Jesus Comfy Church. Let's praise and worship the Lord. Salamat sa Panginoon. Christmas na! Merry Christmas, everyone! Let's sing Unspeakable Joy. Alam nyo yung kagalakan talaga na ito na nasa atin. Nasimula nung tinanggap natin si Jesu Cristo, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Ako mga kapatid, ito yung hindi natin maipaliwanag. Hindi maipaliwanag sa salita. Yung kagalakang dinudulot sa atin ng pananampalataya. Nagbunga na kapatid, meron ka ng kaligtasan ngayon. Kaya sama-sama tayo bumawi sa ating Panginoon. Amen! Can't take
Amen. Thank you for the salvation, O Lord Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Patuloy natin siyang papurihan. Awitan natin ang ating Panginoon. He is the only beautiful Savior. What's making beautiful? Dahil dun sa kaligtasan na ibinigay niya sa atin. He display His beauty dun sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, for the unfailing love. Thank you, Jesus. You are our beautiful Savior. Come on, church, let's sing. Jesus, our beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer. Morning star, oh, the heavens shout your praise, all creation blasts to worship you. How wonderful, how wonderful. How beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above. Beautiful, name above every name.
Jesus, I love you, and I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you, and I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Let your sing. Jesus, I love you. Thank you, Jesus. It is our first week of December, and we always remember kung ano yung ginawa ng ating Panginoon Jesucristo sa krus, sa kanyang kamatayan. We've studied this in our online prayer meeting, how His blood was shed on the cross, ano yung blessing ng krus sa ating buhay, and let us partake and let us receive the blessings of the cross of the Lord Jesus Christ. Kaya sama-sama po tayo. Let's prepare every communion elements and let's ready our hearts and believe. Sabi dito sa kanyang salita sa Isaiah 53 verse 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay, gumaling tayo. Amen. And sa kanyang mga latay, sa kanyang katawan, tayo ay nakatanggap ng kagalingan. Kaya, ihanda na natin ang ating mga puso. But before we partake this communion, the Lord's table, let's examine our hearts. Humingi muna tayo ng tawad sa Panginoon. Magpalinis tayo upang tayo maging karapat dapat sa kanyang harapan. Let's close our eyes and bow our heads. I want you to join in this prayer with me. Close your eyes and open your hearts. Pray. Sabayan mo kami. Sabihin mo, Panginoong Jesus. Patawad po sa akong makasalanan. Pinagsisisihan ko ang lahat. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad mo sa akin. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Taas natin ang tinapay. Thank you, Lord. Sabi rito, sa kanyang mga latay, tayo'y pinagaling. Amen. Let us pray and declare and believe and receive that by the stripes of Jesus Christ, we are healed. Pinagaling na tayo. Kaya itaas natin ang mga tinapay. Panginoon, salamat po sa iyong mga latay, kami pinagaling. Kaya Panginoon, ngayong oras na ito, as we partake this communion and we gathered in the name of Jesus, Lord, salamat po. Tinatanggap namin ang kapangyarihan ng kagalingan. Yes, Lord. Binayaran mo na sa krus ang lahat ng mga sakit, hirap, pinahati, yes, Panginoon, para hindi na kami maparusahan pa. Yes, Lord. At dahil ito, Lord, tinatanggap na lang namin ang mga pagpapala ng ginawa mo. Nananampalataya kami sa iyo. Mula ulo hanggang talampakan, lahat ng may sakit, Lord, aalisin mo, yes, Lord. Lilinisin mo, bukol, cancer, disease, maging COVID-19. Yes, right now, we are receiving that healing.
Full healing, Lord. Spirit, soul, and body. Amen. Heal us. Yes, by your stripes, we declare we are healed. In Jesus' name. Amen. Amen. Dugo ng ating Panginoong Hesukristo ay sapat na bilang kabayaran ng ating mga pagkakasala. Kaya Panginoon, tinataas namin sa iyong inumin. Alalahanin namin ngayong oras na ito kung paano mo kami nilinis, pinatawad at ginawa mo ng bago. Kaya Panginoon, salamat po sa pagpapatawad. Dalangin ko ang dugo mo, Lord, ang patuloy na maglinis, mag-ingat sa amin. There will be no condemnation. Wala nang hiya, there will be no shame, no guilt. Dahil Lord, nilinis mo na kami, pinatawad mo na kami, at hindi na alalahanin pa ang aming mga kasalanan. Itinapon na sa kailaliman ng dagat. Kaya Panginoon, maraming salamat. Tinatanggap po namin ang pagpapatawad mo, ang pamumuhay ng may kabanalan, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, sa kapangyarihan ng iyong dugo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's pray together. Father, we thank you and we bless you, Jesus. Panginoon, patuloy po kami dumadalangin. Lord, we will finish this year, December 2020. Ito buwan na ito, yung month of deliverance, Father. And you will deliver us from every sickness and disease, every bondage that holds us. You will break every chains. And Father, we come to you right now and we believe that right now you are delivering your people. You are setting them free from bondage and addictions. Salamat po, Panginoon. Lahat ng aming mga puso ay binibigay namin sa iyo. Ang aming isipan, kaluluwa, Lord, sumasamba sa iyo. Kaya Panginoon, dalangin namin ay patuloy mo po kaming lukuban ng banal na dugo. Protektahan, gabayan, samahan, ingatan. And Father, we thank you in the name of Jesus for healing, Lord. Salamat po. Those people who are watching and listening na may nararamdaman right now, God is taking away all the pain, sickness, and disease. God is healing you. He's touching you in the name of Jesus. Father, we bless your name. Salamat po, Panginoon. We will finish this year strong. We will finish this year blessed. At Lord, kung ano po yung mga nawala dahil sa pandemya, ibabalik mo pong muli, Panginoon. Doble, Lord, a double portion. We will be doubly blessed, Father God. And we declare your word, Father. Salamat po. And open our hearts, Panginoon. Dalangin ko na patuloy po kami maging evangelists sa pagkatawag mo sa amin in this great commission to go and make disciples. Let us share the word of God. Let us not be ashamed of the gospel. It is the power of God that saves those who will believe. Kaya Panginoon, salamat po. Gamitin mo po yung lahat ng aming mga kapatid nanonood, nakikinig, na ibahagi ang mabuting balita. Marami pang maabot ang kaligtasan mo. Marami pang maabot ang mabuting balitang ito through us, Father. And we thank you for your presence is here. Let us experience your power, your peace in our hearts, and your provisions sa lahat ng amin po mga pangangailangan. Panginoon, tinataas po namin ang gawain na ito. Patuloy kang malugod sa lahat ng aming gawain. Salamat! Lahat ng ito tinatanggap namin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Let's continue to worship the Lord. Amen. Can you worship Jesus? Do we love Him? We'll sing forever.
And mga kapatid, if you're first time joining us, pakitype naman dyan yung blessing. And mga kapatid ko na nanonood, nakikinig, yung mga members, regulars, let's share the word of God. Huwag po natin kalimutan yung role natin as a digital evangelist. Please share and tag na natin yung mga mahal natin sa buhay. Ayan, salamat sa Panginoon. And also, we invite you and remind everyone that we have our social media platform on YouTube. Ayan, meron din po tayong YouTube channel. Kaya support natin yung Jesus Comfy Cavite. Kaya salamat sa pag-subscribe, pag-like, pag-hit ng notification bell. 300 plus na yan. Kaya yes, patuloy tayo magpuri, magpasalamat sa Lord and dadagdagan pa yun ng Panginoon. And tomorrow, Monday, ayan, simula na naman ang ating online prayer meeting. Opening of our series will be have our Christmas series. Kaya pag-uusapan natin ang Pasko. Ano ba talaga nangyari nung unang Pasko? Every Monday to Friday po yun, alas 7 ng gabi. But right now, we are 10 a.m. Ayan, salamat sa Panginoon. And please comment naman kayo dyan sa mga kapatid natin na nanalo doon sa ating coffee break. Ayan, salamat sa Diyos. Congratulations, Sister Jane Rivera, Mira Mendoza, and Maria Novi Montoya. Wow, yung iba na karami na. Thank you, Lord. Okay. Kasi ano po yan, ano, meron tayong Jesus Comfy break, yung mga questions natin. Kapag nag-comment ka doon, importante, nag-share ng live video, importante, present sa ating mga gawain. You can receive your gifts and your loads. Marami pang surprises. Kaya congratulations sa ating mga kapatid. Thank you, Lord. Let's continue to worship the Lord in our giving. Dawain natin, sister. Amen. Good morning, mga kapatid. Yes, December na. At alam ko yung mga kapatid natin, nakatanggap na ng mga bonus. Ayan. Marami ng pagpapala, lalong dumadating sa buhay nila. At yung mga hindi pa nakakatanggap, sabihin mo, ako na yung susunod na makakatanggap. Pag bonus galing kay Lord, mas malaki yan, mga kapatid. Thank you, Lord. Kaya naman, this month, month of deliverance, talaga naman, marami na ang mapapalaya sa anumang klase ng pinagdadaanan nila. Addictions, bad habits, lahat yan, kayang-kayang palayain sa lahat ng area ng buhay natin, mga kapatid. Eh, pagdating naman sa finances, kamusta naman? Ano ba ang status ng finances natin ngayon? Sige nga, pakitype nga dyan. It's complicated ba, Sister Bell? It's complicated. Ano ba ang mga status ng finances natin? At yan ang pag-uusapan natin. Kung paano tayo pinalaya ng ating Panginoon sa mga kasalanan natin at nagkaroon tayo ng kaligtasan. Alam mo, parehong Panginoon ang magpapalaya sa atin sa mga financial difficulties na nararanasan ng ating mga kapatid ngayon. Kaya ready ka na ba na mapalaya ng ating Panginoon? Alam mo, meron na akong dalawang bagay na may share ngayong umaga
para tayo ay ma-deliver dun sa mga financial bondages. Marami ka bang utang ngayon? Magto 2021 na, dapat itong 2020, malaya na tayo. Bago matapos itong taon na to, malaya na tayo sa lahat ng klase ng pagkakautang o pagpapahirap sa atin sa mga finances natin. Ready ka na ba, kapatid? Number one, ito lang, napakadali lang. Tumawag tayo sa Panginoon. Kasi sabi dun sa salita niya sa Awit chapter 34 verse 6, sabi dito, tumawag sa Diyos ang mga walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Naghihirap ka ba ngayon sa iyong financial status? Nagdudusa ka ba, kapatid? Alam mo, nawawala na ba tayo ng pag-asa kung makakabayad pa tayo dun sa mga pinagkakautangan natin? Good news! Sabi dito, tumawag ka lang kay Lord. Sigurado sasagutin ka niya at naririnig niya ang lahat ng mga daing mo. Alam mo, ang ganda nito sa English. Sabi dito, this poor man, alam mo, tinutukoy ito si David eh, cried out and the Lord heard him, hindi lang yun, and saved him out of his troubles. Lahat ng mga troubles na nararanasan ni David noon, talagang iniligtas siya ng ating Panginoon at narinig siya ng ating Panginoon. Alam mo, si David hindi naman mayaman bago siya maging hari, di ba? Pero alam mo, ginawa niya, marami nga siyang pinagdadaanan noon eh. Kumbaga, palipat-lipat siya, tago siya ng tago, takbo siya ng takbo. Ikaw rin ba katulad ni David? Tago ka ng tago, takbo na ang takbo. Alam mo yung pag may utang ka, lumilit yung mundo mo. Alam mo, nagkasalubong kayo sa mall, no? Nagkita kayo. Naku, nakita mo yung pinagkakautangan mo. Alam mo, parang lumilit na yung mundo mo. Umiiba ka ng, ano, ng way, ng dadaanan, di ba? So, alam mo, kaya tayong iligtas, kaya tayong palayain ng ating Panginoon sa mga utang, sa mga babayarin natin na talaga namang nakakasakal at hindi tayo makatulog, mga kapatid. I-claim na natin. Tumawag ka kung papaano natin tinatawag si Lord pag gusto nating gumaling dun sa mga karamdaman natin. Same God yung pwedeng mag-deliver sa atin sa lahat ng mga pagkakautang natin. Kaya tawagin natin siya, Lord, you will deliver me in the name of Jesus. Magkakaroon ako ng financial freedom this month of December. Ayan, thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. At number two, madali lang ito. Number one, tumawag ka. Number two, sumama ka sa Panginoon. Alam mo, nakakatuwa dito. Nung panahon ni David, nung nagtatago siya kay King Saul dahil nga hinahabol siya at gusto na siyang patayin, merong sumama sa kanya. Alam mo kung sino-sino yung sumama sa kanya? Sumama, sabi sa 1 Samuel, chapter 22, verse 2. Sabi dito, sumama rin sa kanya ang mga nababalisa, pati ang mga nakalubog sa utang. Sabi dito, at mga hindi nasisiyahan sa kanilang pamumuhay. At ang lahat ng ito'y umabot ng 400 na lalaki. At ginawa nilang pinuno si David. Ayan, mga kapatid, kung ikaw isa ka sa mga to, na talaga namang nababalisa, talaga namang nakakaranas ka ng pagkalubog sa utang, yung iba hindi kontento, hindi nasisiyahan sa pamumuhay nila. Alam mo, sabi dito, sumama sila kay David. Sino ba si David sa panahon natin? David is the perfect picture of Jesus Christ. Di ba nga, son of David, sumama tayo sa ating Panginoon ngayon. Alam mo, sabi dun sa NIV version, no? All those who were distressed, in debt, or discontented, gathered around him. And sabi dito, 400 nga yung kumbaga, 400 nga yung total na lalaki na sumama sa kanya. Sabi dito, yung mga distressed, in debt, tsaka discontented. Alam mo, pag sumasama tayo kay Lord, kailangan meron tayong iiwanan. Mga kapatid, ano ba yung iiwanan natin? Iiwanan natin yung mga dating buhay na natin. Kumbaga, bago na tayong nilalang nung nakipag-isa tayo kay Kristo, iwanan natin yung mga dating bisyo natin na nagpapalubog sa atin sa utang. Ano ba yung mga bisyo yun, kapatid? Iwan mo na yung sumama kay Lord. Iwanan natin yung mga ano, yung mga kachat natin. Hindi naman natin yan asaway. Iwan mo na yan. Alam mo, kaya tayo nalulubog sa utang, yung ating financial status na anong nangyayari, bumabagsak, di ba? Ang laki ng ginagastos mo dyan. Iwan mo na yan, kapatid, ang mga pagkakasala. At sumama na tayo. Choose righteousness. Amen. Kaya sabi dito, gawin natin commander. Ginawa nila, no, yung 400 na yon, ginawa nilang pinuno
ginawa nilang commander sino si David, ganun din yung gawin natin ngayon. Gawin natin commander ng buhay natin, gawin natin pinuno ng buhay natin ang ating Panginoong Jesus. Thank you, Lord. At sabi dito, pag sumama tayo kay Lord, dapat willing tayong harapin yung mga battles na nag-iintay sa atin, yung mga labanan. Alam mo, sabi nga din sa word ni Lord, hindi tao yung kalaban natin. Ang kalaban natin, yung mga spiritual. Kaya dapat ang paggapitin natin doon sa mga kalaban, spiritual din, kapatid. Kailangan, marami tayong mga spiritual battles na pagdadaanan para mapagtagumpayan natin yung financial freedom. Kaya alam mo yung kasiguradahan, pag sumama tayo kay Lord, sigurado may victory. Sigurado may katagumpayan yung mga pagdadaanan nating mga laban, mga kapatid. Kaya pag sumama kay Lord, kailangan willing ka rin na harapin yung mga battles spiritually para mapaglaban natin. Fight for our spiritual, for our financial freedom, mga kapatid. Panghawakan natin to. Kaya na, at kailangan willing din tayong sumunod at magpasakop dun sa salita ng ating Panginoon. Alam mo, yung etong 400 men na to, nung sumama sila kay David, ginawa nilang pinuno, ginawa nilang commander, syempre, nagpasakop sila, nagsubmit sila dun sa sinasabi. At alam mo ba kung anong nangyari dun sa 400 na ito? Sabi dun sa 1 Chronicles chapter 29, verses 6 to 9, these men eventually became mighty men. At sabi dito, ang yayaman na nila ngayon. At alam mo ba, sila yung may pinakamalalaking handog sa kingdom ng Israel nung nagpapatayo sina David ng templo. Ito yung pinaka-eksaktong word ni Lord. Sabi dito, usang loob silang nagbigay at ang natipo nilang mga kayamanan sa templo ay 175,000 na kilo ng ginto, 350,000 na kilo ng pilak, 630,000 na kilo ng tanso, at 3.5 million na kilo ng bakal. Alam mo, from distress, from in debt, alam mo, ito yung mga kalagayan nila dati, nababalisa, lubog sa utang, hindi na nila alam ang kanilang gagawin, sumama sila kay David. At ang naging resulta, sila yung mga mighty men, naging mayayaman, at sila yung may pinakamalalaking ambag dun sa tinatayong templo ng ating Panginoon. Kaya, sigurado pag sumama tayo sa ating Panginoon, mababago din yung ating buhay. Kasi sabi dun sa salita ng ating Panginoon, again, sa 1 Samuel chapter 2, verse 8, sabi dito, mapapadakila mo kahit ang pinakaaba, mahango mo sa kahirapan kahit na ang pinakadukha, maihahanay mo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang mga hampas lupa. Hawak mo ang langit na nilikha at sa iyo sumusunod ang lahat ng iyong ginagawa. Lahat ng iyong ginawa, kung ano man yung financial status natin ngayon, kapatid, naniniwala ako kayang-kayang baguhin ng ating Panginoon yan. Kung ano man, kung complicated ngayon, pwede tayong maging financially free sa pangalan ni Jesus. Kaya kang i-deliver ng ating palayain sa anumang klase ng pagkakautang, sa anumang paghihirap mo na dinadanas ngayon, alam mo, tumawag ka sa ating Panginoon, sumama ka sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, pagsama natin sa ating Panginoon, kasabay nito yung pagpapasakop sa Kanya at pagsunod sa Kanya. Ang sabi sa salita, magbigay tayo ng ating mga ikapu, magbayad tayo. Kaya ready ka na ba na ma-deliver ngayong month ng December? Taas na natin at sumunod tayo sa ating Panginoon. Taas na natin mga ikapu natin at yung mga handog natin sa ating Panginoon. Yes, Lord, maraming salamat, Lord Jesus. Panginoon, tumatawag kami ngayon, ngayong umaga. Ikaw ang aming deliverer, Lord God. You can deliver us sa mga financial bondages, Panginoon, kung paano pinalaya, Lord. Mga tao, Lord, nung unang panahon, Lord, kaya mo rin kaming palayain ngayon. Ikaw yung parehong Panginoon namin na pwede palayain kami sa lahat ng uri, Panginoon, ng kahirapan, ng mga pagkakautang namin financially at sa lahat ng area ng buhay namin. Tulungan mo kami, Lord God, na sumama sa iyo, sumunod sa iyo, magpasakop sa iyong salita. At maraming salamat, Lord, tinataas namin to this December, Lord, kiniklaim na po namin. Papalayain mo na ang aking mga kapatid. Papalayain mo na kami, Panginoon. And Lord, alam mo yung mga pangangailangan namin, pagkukulang namin, Lord, ikaw yung magpupuno sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, ang lahat ng mga handog na to, Lord, tinataas namin sa iyo, Panginoon. Ikaw ang magpupuno, ikaw ang magdadagdag sa aking mga kapatid. Sa pangalan ni Jesus,
Amen and amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord God. Make Jesus the commanding King of Kings of our life. Amen. We thank you, Lord, for your generous giving, your support sa lahat ng mga kingdom partners. Faithful! Patuloy ang talagang pagbibigay sa gawain ng Panginoon. And your faith is growing. It's in encouragement para sa ating lahat na may nagpapatuloy sa Panginoon. Kaya sama-sama po tayong tumakbo at tapusin natin yung ating mga takbuhin. And we're praying for God that we're praying for you that God will give you the maximum harvest sa lahat po ng inyong itinatanim, sa lahat ng ibinibigay. Kung sino dito naka-experience ka, ganda ng message, di ba? Naka-experience ka ng masaganang buhay. Nagbago, nas pinagpala ang buhay mo kay Jesus nung sumama ka kay Lord. Pakitype naman dyan, alam mo yon yung yes and amen, di ba? Nung sumama tayo kay Lord, nabago yung buhay natin eh. Napaganda! And we are so blessed knowing that you are also blessed. Kaya Panginoon, sa ating Panginoon na tapat sa kanyang pangako, gusto niya na maging tapat din tayo. Kaya in-invite namin kayo mga kapatid, if you're listening and watching and you are blessed by the ministry, by the word of God, God has healed you, has touched you, magbigay po tayo sa gawain ng Panginoon. Gusto ni Lord, maranasan mo yung ganap, masaya, pinagpalang buhay. Ayan, ready na ba tayo mga kapatid? Tayo tayong lahat para sa pagbasa ng salita ng Diyos in Matthew chapter 2, verse 1 to 6. Matthew chapter 2, verse 1 to 6. As you open your Bible, ayan, excited na excited tayo. Patuloy na binibless ni Lord ang mga tumutugon sa ating Operation Bangon. Ayan, praise the Lord. And alam nyo, hindi natin matatalo si Lord pagbigayan. Alam nyo, si Lord talaga, nas marami siya lagi ibinibigay sa atin. Kaya, kung paano po tayong pinagpapaala ng Lord, kung paano tayong pinagaling, sinagot ang panalangin, inayos ang buhay. Time naman para ayusin natin ang kanyang sambahan, ang bahay-sambahan. Kaya mga kapatid, sa pag-pray natin na magkaroon tayo ng sariling property, we invite you to join us in our Operation Bangon. Let us give back to God, give generously, give cheerfully. Ayan, marami pong paraan para makapagbigay. Nandyan yung GCash weekly, monthly, andyan. At lahat po yan pupunta sa ating Operation Bangon. Salamat, God bless you as you give to the Lord. Ayan, sabay-sabay basahin natin in Matthew chapter 2, verse 1 to 6. Nakatayo ka na ba sa pagbasa ng salita? We glorify your name, Lord. We thank you. We honor you as we read the word. Standing before your throne, maraming salamat. Panahon ng paghahari ni Herodes. Sa Judea nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas, wise men, mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya isambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayun din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautosan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng mga propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Join us today in a word of prayer. Let's close our eyes and bow our heads. Father, we thank and bless you. Again, Lord, we are so excited this December. Again, remembering your word for us in this Christmas season. Help us to not forget, Lord, ano ba talaga yung dahilan ng bakit ka dumating, Panginoon, and hindi matakpan ng mga Christmas parties, ng mga regalo, mga sale, ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan. Kaya Panginoon, buksan mo pong aming mga puso. We ask for your wisdom, your knowledge and understanding. Speak to us and through us by the power of your Holy Spirit. Fill us, Lord. Fill us this morning. Maraming salamat. We receive. Makikinig kami sa iyong mga sinasabi at sasabihin pa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Yan. Pwede na tayo maupo. Glory be to God. Good morning po sa ating lahat. Pinagpalang araw. Happy, happy Sunday. Good evening, good afternoon sa ibang lugar.
We thank God again na meron na naman tayong malayang oras to share the word. And we're so happy to share to you ano ba yung mensahe ng Diyos sa tuwing Kapaskuhan. Alright, para hindi po ito matakpan ng mga kasiyahan. Alright, so let's open our hearts. Be ready to receive the blessing of God's word. And we pray na itong mensahe na ito yung maging gabay, kalakasan at pagpapala sa ating lahat. We are starting a new series. Dalawa po ito, no? Dalawang linggo lang. Itong series of Kings of Christmas. No? Nung unang Kapaskuhan kasi may hari eh. Okay, merong dalawang hari. Pag-uusapan natin for the 2 weeks na darating. And gusto ko na kayong unahan. Babatingin ko na kayo. Merry, Merry Christmas sa ating lahat. Stay safe, stay healthy. Importante pa rin ang kalusugan. Kahit walang masyadong maraming handa. Pero malakas. Amen? Batiin mo rin yung katabi mo. Merry Christmas sa'yo! Ayan, thank you Lord. Maging masaya ang Pasko natin. We're studying Kings of Christmas, no? Kasi po yung kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo, eh, marami pong tao, iba't iba yung kanilang naging response. So, syempre, yung iba naging masaya, gladness, they're full of joy. Pero ito pag-uusapan nating hari na ito, si Haring Herodes, as he faced this experience his first Christmas, eh medyo iba yung kanyang reaksyon, no? And yung lesson na ito, we will look deep and more closely kay Herod, no? Kay Herodes, para makita natin kung paano siya nag-respond, para hindi natin siya matularan. At malaman din po natin kung ano yung tamang respond. How do we respond doon sa Christmas season, and paano ba natin tatanggapin yung hari ng mga hari. Ayan, thank you Lord God. Salamat sa Panginoon kahit may pandemic, kahit nandiyan ang COVID-19, no? Ongoing yung mga vaccine sa ibang bansa. Pero sa Pilipinas, Paskong Pasko pa rin. Di ba talaga? Ramdam mo na ba ang Pasko? Okay? Nakalabas ka na ba? Eh, di ko alam sa inyo, pero may news nung nagbabiyahe kami. Nakita ko yung ibang mga bata sa flash sa news feed ng Facebook. Nakakalabas na, nasa mall na sila. Well, meron namang face mask, may face shield. At paggabi, somehow parabang malamig na po yung simoy ng hangin. Eh, di ba? Talagang ramdam-damdam na yung Christmas season. Tapos pag namimili ka sa mga malls, groceries, naririnig mo na yung mga Christmas carols, yung mga songs, ah Lord, Pasko na. Diba? Andyan na rin, napupuno na ang mga malls dahil sa mga sale. Pero syempre, lagi po tayo mag-ingat. Ah, yung physical distancing, regular hand washing, pagkadating ng inyong mga pinamili, pinupunasan or kailangan hugasan or disinfect nyo pa din yun para malinis. And syempre, number one, bago umalis, lahat ng papamili, ipapanalangin po yan. Nakapag-design ka na ba ng mga Christmas decors sa inyong mga tahanan, Christmas lights? At ito pa isa, alam mo ng Pasko eh, traffic? Traffic na po, di ba? Talagang dahil sa mga sale, okay? And kahit siguro yung mga online shopping, traffic yung mga delivery. Well, ganito po tayo mag-respond eh. Masaya tayo kapag Christmas season eh. Naghahanda na ng mga regalo ang iba. But if you look at the Bible, doon sa first Christmas, meron pong mga tao na naka-experience doon. At isa po doon ay si Haring Herodes. Alright? Doon sa binasa natin in Matthew chapter 2 verse 1, sa paghahari ni Herodes, panahon niya ito, pinanganak si Jesus sa Bethlehem. So nung si Jesus po as a baby, si Mary, si Joseph, mga anak na si Mary, it was in the rulership, in the sa government ng Rome, ang hari po that time, si Haring Herodes. So, paano ba nagkaroon? Bigyan ko lang kayo ng background kung paano nagkaroon, bakit napunta si Herodes doon. Kasi po, yung Israel po, yung Palestine, no? Eh, sila po'y nasakop ng marami at iba't ibang mga powers or world powers. And dumating yung mga Maccabeans. Nag-alsa sila, naging malaya sila. Tapos dumating itong Rome. Nung nakita nila na mahina itong mga Maccabeans kasi corrupt, kalat-kalat yung kanilang mga family, yung kanilang governance, inatake sila ng Rome at nasakop nga ng Rome. Kaso, itong Roman Empire, malaki masyado itong Palestine para i-rule nila, kaya nag-appoint po sila ng mga leaders. Oh, ganon, ng leaders, parang tinatawag silang mga tetrarchs over the Jews or para mas madali na lang mga kings. Para maghari, no? So si Antipater muna bago si Herodes, it was around 47 BC, pero nung after doon, 10 years, dumating na itong si Haring Herodes. Sino ba to si Herodes? Alam niyo po, itong si Herodes, ang kanyang karakter, medyo greedy to sa power.
No, sobra siyang paranoid as a leader, and he was afraid na matanggal siya sa kanyang posisyon. Kasi nga, yung mga Maccabeans nag-alsa, tapos sila yung naghari. Baka ang iniisip niya, mag-alsa na naman at matanggal na naman siya bilang hari. So dahil sa sobra niyang greed sa power, that position bilang hari, ang ginawa niya, nag-asawa siya ng Maccabees. So isa sa mga lahi ng mga Maccabeans, inasawa niya, no? So, can you see that? Pero hindi pa talaga siya nagtitiwala, no? It's just a ensuring a safe relationship. Para magkaroon lang ng influence, para hindi kami aatakihin, hindi ako paalisin sa pwesto ko. Well, sobra siyang greed sa power, dun sa kanyang position, na pag nalaman mo yung kanyang history, kahit yung kanyang pinaka, yung mamahal na anak, kapag lalaki, ayaw niya yun, pinapapatay niya yun. So maganda ipanganak ka, lalo na kapag kamag-anak ka. Okay, meron siyang isang kamag-anak, medyo na, meron lang siyang narinig na rumors na yung asawa nung anak niya or yung kanyang lalaki gustong kumalit sa kanya, pinapatay niya agad. Sabi nga ng mga naunang tao sa kanyang panahon, mas mabuti pang maging baboy ka na lang ni Herodes kesa maging kapamilya ka tapos ikaw ay lalaki. Kasi papapatay ka niya. Ganun siya ka-greed sa power. Ganun siya ka, alam mo yun, ka-paranoid na ayaw niya na mawala sa kapangyarihan. Na kahit mismong mahal niya sa buhay, hindi niya yun bibigyan ng favoritism or partiality. Basta gusto niya, siya yung hari. So, yun po yung panahon ni Jesus. And then, sobra pong importante nung background na yun. Kasi po, nung verse 2 sa Matthew chapter 2, yung pagkapanganak ng Panginoong Hesukristo, meron pong dumating eh. Nagtanong-tanong sila, etong mga magis or wise men. Okay, hindi lang po sila tatlo, pero meron silang tatlong regalo. Pero marami sila, entourage ito from the east. Marami sila nagka-travel, may mga servants siya, nagkagulo po eh. At ang tanong dito, nasaan? Tinanong, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? So they're looking for the king of the Jews, and King Herod was there. He was the king at that time. Kung ikaw yung hari, ha? Teka, ako yung hari dito. Sino hinahanap yung hari? Nakita naman namin sa silangan ng kanyang bituin, kaya naparito kami upang siya'y sambahin. Wow! So, di ba dapat ako sasambahin mo? And Herodes was like that. Ako, sambahin niyo ako yung hari. Sino hari yung hinahanap niyo? And imagine a man who is so greedy in power and authority, tapos may hinahanap na ibang hari. Teka, hindi pwedeng may ibang hari. Ako yung hari dapat. So, paano po nag-respond si Herodes in this time na pinanganak ang Panginoong Hesukristo? Yung hari ng mga hari, and the magis, the wise men, were looking for Jesus, tinanong si Herodes, and paano siya nag-respond? Well, sa totoo niyan, mga kapatid, dito sa ating buhay, sa mundo, no? Meron din tayo somehow makikita na pagkakaparehas kay Herodes when Christmas season is here. And alam mo yon, kapag marami tayong mga na-experience na sinisharan tayo about King Jesus, nagpasakop ka na ba kay Jesus sa kingship niya? Alam mo yon, when they hear the word king, so siya yung maghahari sa buhay ko. So paano yon? Paano siya nag-respond? Si Herodes po, nag-respond siya to the King of Kings. He was intimidated. Sabihin mo lang intimidated. He felt threatened. Natakot siya. Para bang, ayoko niyan. Bakit sino ba yan? Merong hari na mag-rule over me? Isn't that true in our life? Na para bang when it comes to lordship, leadership, kingship, medyo para bang ilag tayo o careful tayo? Example pa lang, hindi ko alam po ikaw yun. Or siguro may kilala ka lang. Sa work, pag nag-work ka, may experience ka eh. Tapos biglang may mag-uutos sa'yo. Sino ba yung nag-uutos sa akin na yan? Boss ba yan? Bakit ganyan makautos yan? Di ba somehow parang tayo ayaw natin magpautos? Bakit mo ko inuutosan? Ikaw ba boss dito? Eh magkapantay lang tayo ah. Di ba may mga ganong isipan yung tao na kapag hindi ka mas mataas sa kanya, huwag mo ko utosan. And then, this King Jesus will rule over me. Bakit pinapakain mo ba ako? Ikaw ba boss dito? Eh pag-usapan pa lang natin yan sa bahay pa lang eh, di ba? People do not want to be submitted and serving. Ayaw ng tao yan. Yung magpapasakop sila, yung sila isusunod. Ano gusto ng tao? People want others to submit to them, to serve them. Self-serving.
May selfishness ang tao eh, dahil sa kasalanan eh. People are so in love with power and authority. Pag-usapan natin sa marriage, hindi ba't nagiging malaking issue sa marriage na yung babae, hirap na hirap magpasakop dun sa lalaki, bakit ako magpapasakop sa'yo? Well, nandun yung puso ng pagiging isang taong makalaman eh. Sa pamilya, di ba? Yung mga anak natin, kapag nakahawak na ng cellphone, di ba? Kala mo magaling na, nakatatrabaho na, may kumikita na ng pera, para bang hindi mo na mautusan, ayaw na makinig. The truth is, people do not want someone who will rule over them, who will give them orders. Ayaw ng tao yun. Ano gusto ng tao? Ano gusto natin? Pakinggan mo to. Ito gusto natin. We want to be the king of our own lives. We want to do our will and not the will of the king. We want to rule. We want to reign. We want to set orders. Tayo yun eh. Tama po ba? Pero syempre, siguro hindi ikaw yun. Masyado kang malinis, ganun magaling. Oh, masyadong Kristiyano. Pero if we examine our hearts, oo nga, no? Parang ganun. Ayoko mag-rule. May mag-rule sa akin. Kaya in verse 3, nung babalitaan ito ni Haring Herodes, mga kapatid, naligalig siya eh. Naligalig si Herodes. Gayun din yung buong Jerusalem. Ha? May hari pa! Ito na yung si Herodes eh. So may mas hari pa sa kanya. Oh! They were disturbed. The word there is agitated or troubled. Alam mo, ibig sabihin, nagkaroon ng inward commotion. Nagambala yung kanyang isipan, yung puso. Sabi dun sa word, agitated or troubled by the movement of its parts to and fro. Hindi mapakali. And when you are disturbed, it takes away the calmness of our mind. Isip ng isip, di alam ko ano gagawin. Alam mo yun? Ganun, anxious, distress. Ito yung naramdaman niya nung nalaman niya, may maghahari pa ba? And isn't that true in Christmas season, yung iba sa atin aligaga, naligalig, naliligalig, disturbed, para bang troubled isip ng isip. Ano mo ang pinag-iisipan mo? Panghahanda ko, ano bang panghahanda namin sa Pasko? Ako malapit ng 24, ako ilang araw na lang Pasko na, magbabagong taon na. Aligaga sa paghahanda ng traba, ng mga regalo, pamimili, ano ba yung mga bibiling ko, di ba? Mga saan ba ako gagala ngayon? Kasi sabik na akong gumala. 8 months akong ni-lockdown. And I pray, mga kapatid, na hindi natin mamiss si Jesus ngayong Pasko. Amen? Ano, paano bang nag-respond itong si Haring Herodes? He was resisting on the kingship of Jesus Christ. Kasi nga ba yung pinanganak na hari na ayoko niyan? Because he wants to be king all of his life. Hindi lang sa Judea, kundi maging sarili niyang buhay, pati sa buong Jerusalem. Ang tanong sa'yo, sino ang hari ng buhay mo? Are you resisting the lordship, the kingship of Jesus? No wonder, sabi ni Jesus sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi lahat na nagtatawag sa kanyang Lord. Because God knows our hearts kung tayo ba'y nagpapasakop under His Lordship, His Kingship. It, Lord, it means King. Lord, it means Master and we are His followers. Hindi ibig sabihin tinatawag mo siyang Lord, sumusunod ka na sa Kanya. Kaya ang sabi nga, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Lord, Lord, ay papasok sa kaharian ng langit. Ano sabi ni Jesus? Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sabi mo sa mga kasama mo, may pagsunod. Sabi mo sa mga kasama mo, kung Lord si Jesus, susunod ka kay Jesus. Kung Lord si Jesus sa buhay natin, kung ano sinasabi ni Jesus, susunod tayo. Hindi lang natin siya tatawaging Lord. Siya sa buhay natin yung pagtawag natin. Si Herod, ayaw niya. Ayaw niya. He receives the Lord. And could it be we're speaking, we're telling Jesus as our Lord, but our hearts, our mind is resisting His will? Disobeying His will? Yun yung tingin ni Herodes kay Jesus eh. That Jesus was a threat. Kalaban to. Tingin mo ba kay Lord kalaban? Kaya ang respond ni Herodes, iba eh. Ano, pinapatay niya yung mga bata, 2 taong pababa eh.
Ganun niya tiningnan si Jesus, a threat to the throne. A threat to my throne. Tingin mo ba kay Lord kalaban? Na alam mo yon, kapag nagsuko ko sa Panginoon, hindi na ako masusunod. Kapag isinuko ko yung buhay ko sa Lord, siya naging hari ng buhay ko, ano na mangyayari? Magiging sunod-sunuran niya ako? Do you see Christ as a threat to your life? And a question sa atin eh, have you resisted Him in some areas of our life na ayaw mo siyang papasukin? Lord, teka, kalabang ka dito eh. Lord, tatanggapin kita pag Sunday. Pero pag Monday, Lord, ayaw kita maging Lord. No, hindi ganun. Hindi pwedeng ganun eh. Sabi nga, if Jesus Christ is not Lord of all, He is not Lord at all. If Jesus Christ is not Lord of all, He is not Lord at all. Kapag sinabi mong Lord si Jesus, King ng buhay mo, He will call the shots. Finances, siya maghahari dyan. Yaman ng buhay mo, siya masusunod dyan. Relationship, family, marriage, children. Is there any bad habits na nagiging dahilan kaya ayaw mo magpasakop sa Lord? Hindi ko kayang isuko kay Lord to eh. Itong bisyo ko na to eh. Itong wrong relationship, hindi ko kayang isuko kay Lord. Itong kasalanan ko na to, hindi ko nga ma-confess eh. Kasi gustong gusto kong gawin, hindi ko kayang isuko kay Lord. Well, we're like Herod sometimes. We're resisting, we're rejecting the Lordship of Jesus. Alam mo, ginawa ni Herod sa sobrang galit niya, sabi sa Matthew 2, verse 16, galit na galit si Herodes nang malaman niyang nalin lang siya ng mga pantas. Kaya pinapatay niya lahat ng mga batang lalaki. He wants Jesus to be killed out of his life. Kasi ang gusto ni Herodes, my kingdom, my will, my kingship, my orders, my purpose, my plans. Meron bang Herodes sa puso mo? If we examine our hearts this morning, as we face this Christmas season, it reminds us na, Lord, ikaw nga ba talaga ang hari? Alam mo yun, He was the appointed king of the Roman Empire and He was a leader, He was a king, pero nung dumating ito mga wise men, sabi niya, may bagong hari. The king of the Jews, nasaan yun? And he felt insecure. He felt threatened. That's why he resisted. Na parang ang tingin niya, yung kingship na meron siya, kukunin na ni Jesus. Ang tanong ko sa iyo, paano ba tayo magre-respond? Ganun ba yung gusto ng Panginoon sa buhay natin? And I pray, I give you three things. How do we respond into this coming king? Actually, dumating na siya. At muli siyang babalik. Pero, as I preach to you right now, how do we respond to this king, the true king of Christmas? To the King of Kings. He is called the commanding King of Kings. The captain of our salvation. Number one, let us trust the King. Trust the King. Sabihin mo, magtiwala tayo sa hari. Hindi kay Herodes, kundi sa hari ng mga hari, sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit tayo magtitiwala sa Kanya? Si Herodes, nawalan siya ng, alam mo yung gusto niya ipapatay si Jesus kasi hindi niya kilala kung sino si Jesus. But if you will just know and understand the Lord Jesus, kung ano yung kaya niyang gawin sa buhay mo, kung ano yung mga gandang plano niya sa buhay mo, you will trust Him. Amen? Sino rito, nagtiwala ka na sa Panginoon? Buong buhay mo, Lord, ikaw na po bahala sa buhay ko. Na-miss ni Herodes yun kasi hindi niya kilala yung haring dumating. He missed the fullness of life. Sabi sa John 10:10, di ba? I came that they may have life abundantly till it overflows. Yun ang plano ni Lord sa buhay natin. We just need to trust Him. Alam mo yun? Ang tingin ni Herodes sa kanya, kalaban to. Aalisin ito yung kung ano yung gusto ko sa buhay. Kung saan ako masaya, aalisin niya yan. Well, do you see Jesus as someone who might take away the things that you value? Alam mo yung mga pinapahalagahan mo dati? Nakikita mo ba si Jesus na, Lord, baka alisin mo to pag sinuko ko yung buhay ko. I'll give you an illustration. Si EJ, yung kami nagkaroon ng, grabe, nung nagsimula kami mag-asawa for 4 years, wala kaming TV, no? So, hindi na kami nasanay manood ng TV.
It's good thing din kasi hindi kami ano yon, hindi naging bisyo ng buhay namin yung panonood ng TV. I believe kasi kakain ng maraming oras. Magkaroon kami ng TV, sabik na sabik si EJ. Hawak niya yung remote, smart TV eh, no? So may internet, talagang YouTube. Napapansin ko, ang dami niya ng oras doon. Nabababad na siya doon. Pero masaya siya. Alam mo yun, ngiti-ngiti siya, yung hindi niya nakikita, pero pinagmamasdan ko siya pag nanonood siya, yung nangiti lang basta, yung talagang tontuwa, yung nagliliwanag yung mga mata niya, nagniningning kapag nanonood. Wow, ang dami, wow, ang ganda. Ganun yung kanyang experience. Pero napansin ko, naku, nadadagdagan ng oras sa panonood ng TV. Sabi ko, hindi na tama ito. Hindi na tama. Ano ginawa namin? Kinuha namin yung remote sa kanya. Okay, itong remote na ito, lalagyan natin ng limit. Hindi mo na ito pwedeng hawakan ng ganitong oras. Matutulog ka na ng ganitong oras. Pwede kang manood pero hanggang ganitong oras lang. Well, bakit? Kasi, dahil ba madamot kami? Ayaw namin siyang maging masaya? No! Bilang mga magulang, ayaw natin na malulun sa mga ganong gawain at hindi na siya makapag-aral. Magiging distraction yun sa kanyang buhay. Mawawala siya sa focus sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Tama po ba? Hindi ibig sabihin kinuha yun sa kanya eh. Yung nagpapasaya sa kanya, kinuha. Yung kung saan yun yung mahalaga sa kanya, kinuha. Hindi ibig sabihin masama na yung kumuha. Ang ibig sabihin, nilalagyan siya ng limit, kinuha yung meron sa kanya na nagpapasaya kasi alam nung magulang na makakasama yun para sa kanya. Tingin ka dito, pakinggan mo to. When we surrender in the Lordship of Jesus Christ and when we put our trust in Him, kasama po sa buhay natin, inaalis niya yung mga bagay na tingin nating maganda at masaya tayo, pero ang totoo kasi makakasama yun sa atin. Kaya niya yun inaalis. Kasi kapag inalis niya yun, hinahanda ka niya sa mas magaganda pang bagay na ipapalit niya sa buhay mo, kung saan mas magiging masaya ka pa, kung saan mas magiging maganda ang buhay natin. Amen? Kaya huwag mo tingnan si Jesus as threat. Lord, baka maalis na ako sa gawain ganito. Well, kung hindi kalooban ng Lord yan sa buhay mo at makakasama yan para sa'yo, that's it. Aalisin niya talaga yan. Pero pag alam niyang makakabuti yan para sa'yo, hindi niya yan aalisin. Pero tandaan mo, kapag meron lang siyang inalis, tandaan mo, mas maganda lagi ipapalit ng Panginoon. We just need to trust the King na alam niya yung maganda para sa atin. Alam niya yung tama para sa atin. Alam natin to eh. Proverbs 3:5-6. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. Huwag kang manangan sa sariling karunungan. Eh, di ba, Lord, nagpapasaya sa akin to eh. Gusto ko to eh. Dito ako happy, Lord. Eh, pag sinabi sa'yo ni Lord, mapapahama ka dyan. Malululong ka dyan. Will you still submit into His kingship? Si Rodis, ayaw niya. Sabi sa verse 6, tuloy natin, sa lahat ng iyong gawain, sabihin mo, sa lahat, siya ngay alalahanin upang ikaw'y papatnubayan sa iyong mga tahakin. Pakinggan mo to, ha? Tingin ka rito. Tayong lahat, when we consult a physician, o, doktor, pumupunta tayo, hindi ba nagtitiwala tayo na kaya niya tayong pagalingin? Nga tayo, di ba? O inumin mo to, ininom natin eh, tama ba? Pag nire-resetahan tayo, binibili natin. We trust them. To ourselves, to our body, na kaya nila tayong pagalingin. Kami, nagko-consult kami, meron kaming, alam mo yung lawyer. Alam mo yung mga kaso namin, mga question namin in legalities, about the laws, ang mga kailangan gawin. Nagtitiwala kami kasi alam nila yun. Sa bangko, ikaw, kung may bangko ka, nilalagay mo yung pera mo yun kasi nagtitiwala ka na kaya nilang hawakan yung pera mo, iingatan nila, palalaguin nila yung pera mo. You trust them. Tama ba? Etong bahay na ito, nung pinarenovate, yung may contractor kami nakilala, para i-build nila, i-renovate nila, wala akong masyadong alam, pero we paid them because nagtitiwala kami sa kanila, nag-sign kami ng contract. Simple yung buhay, nagpapagupit ka ba? Oh. Bakit? Ba't ka nagpapagupit sa barbero na yan? Kasi nagtitiwala ka na kaya kanyang gupitan ng maayos, hindi kanya ipapahamak. Sa mga nabiyahe araw-araw, yung buong buhay mo, hindi mo alam, pinagkakatiwala mo yan dun sa driver ng Grab, taxi, o jeep, o bus na yon na dadalhin ka niya sa destinasyon na gusto mo. How much more? We need a Savior. Tama po ba?
We need a Savior. We are sinners. We do not know about our life, what will happen tomorrow, our future. We are helpless without Him. I'm challenging you. When you put your trust in the King, wholeheartedly trust Him. Bigay mo sa Kanya buong puso mo, finances mo. Ipapahama ka ba ni Lord kapag nagbibigay ka sa Kanya? Hahayaan ka niya bang magutom, maghirap kung ikaw ay naglilingkod at sumusunod sa Kanya? Hindi! Mga pangako niya yan sa Biblia. Hindi Kanya iiwanan, hindi Kanya pababayaan. Lahat ng mga nagtitiwala sa Panginoon, hindi mabibigo. There is just need to put our trust in the King of Kings. His wonderful plans. Alam niyo yan, Jeremiah 29:11. Sabi ng Diyos, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo. Yun si Lord, oh. Wow, Lord! Kailangan ko lang magtiwala sa'yo at hindi sa kasamaan. God has a good plan for us. Sabi niya, plano para bigyan kayo ng pag-asa at magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. So ano ba yung mga dapat natin gawin? How can we develop the trust? If you're listening, oh nga, Pastor, wala akong tiwala kay Lord. Totoo yan eh. Tinatawag ko siyang Lord, pero hindi naman ako sumusunod. Tinatawag ko siya, nag-e-amen ako sa comment, pero hindi naman talaga ako sumusunod. Well, if one way I think and I believe na para ma-develop yung trust sa Panginoon is you talk to others who are experiencing the Lord in a deeper and in a great way. Kapag meron ka nakakwentuhan patungkol sa buhay nila, kung paano nila na-experience ang Lord, kung paano sila pinromote ng Panginoon, kung paano sumagot ang Panginoon sa panalangin, kung paano inangat ng Lord ang buhay nila at patuloy na inaangat, kung paano sila pinagaling ng Panginoon sa pagbibigay, kung paano pinayaman, pinaunlad ng kanilang buhay sa pagbibigay, well, you just need to put such to talk to these people and your trust to God will grow. Alam mo yung kailangan natin ng community. Sabi yan sa Hebrews 10:25, huwag natin kalimutan yung meeting one another. Dito tayo na-encourage. Kaya yung mga cell groups natin, maraming patotoo, testimony kung paano gumagalaw ang Lord sa buhay natin. And when you hear that news, when you hear their stories and experiences, wow, sige Lord, magtitiwala na rin ako. Amen? Kailangan lang natin magtiwala. We need to trust the King. In Matthew chapter 2, verse 7 to 8, ito na, si Herodes, nung nabatid niya na parabang, nako, naloko ko ng mga Magi. Kasi, ginawa niya, para makita niya kung nasaan si Jesus, tinatawag niya. Nang mabatid ito, sabi niya, palihim na ipinatawag ni Herodes sa mga pantas. Inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Nagtanong-tanong siya, ah, okay, may bituin. Okay, tapos, ano yung bituin na yun? Andun yung si Jesus, yung hari? Oo, andun yung hari, pupuntahan namin. Sabi ng mga wise men. So imagine the conversation. Si Herodes, nag-i-espia lang yun. In verse 8, sabi niya, pagkatapos, sila'y pinapunta niya sa Bethlehem na ganito yung bilid. Hanapin niyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan niyo siya, ipagbigay alam niyo agad sa akin. Para ako naman ay pupunta doon at sasamba rin sa kanya. Sabi niya yun ah. O sige, punta na kayo doon. Pag nalaman niyo at nandun nga, parang may conspiracy na nagaganap, diba? Merong motivation na hindi tama. Si Herodes, nasabi niya, sige, punta kayo. Pag nakita niyo, sabihin niyo sa akin, pupunta ako, sasamba rin ako. Well, kung makikita natin, nung sinendya yung mga magi, yung wise men, to seek and find Jesus, yes, napanganak na eh. Ang isang problema dito ni Herodes, mali yung kanyang motivation. Kasi tingnan mo ito mga kapatid ah, kung talagang gusto mong sumamba sa kanya, hindi ka na magpapauna pa eh. Tama ba? Kung gusto mong sumamba at ma-experience si Jesus, hindi ka na magpapadala pa ng mensahero. Ikaw mismo, pupunta ka doon. Pero, hindi ganun yung ginawa ni Herodes. Nagpauna siya. And yun yung na-miss niya, na ma-experience niya si Jesus. Yung presence ng tagapagligtas, ma-miss niya. And yes, we trust the King. But also, I pray sa kanyang pagdating, ang gusto ng Lord, magkaroon tayo ng encounter with the King. Hindi lang tayo magtiwala sa kanya, but God, He so loved for us, He sent His Son, and His Son
wants you to have an encounter with Him as the King of Kings. Yung iba kasing mga kapatid, para bang lagi lang balita yung kanilang naririnig. If Herod, King Herod was very willing to encounter the Lord, sasama siya dun sa mga wise men eh. Wala nang excuse, wala nang reason. Kasi alam nyo, nung dumating yung mga magi, sinamba nila si Jesus eh. Hindi lang yun, pati yung mga pastol, nung na-experience nila si Jesus, sa Luke chapter 2 verse 20, they were touched by God's presence, they were blessed, they were changed, they were filled with gladness and joy. Bakit? Personal nilang na-encounter yung hari. Bumalik sa parang ang mga pastol na labis ng pagpupuri sa Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita. Personal. Kaya mga kapatid, pakinggan mo to. Yung relationship mo sa Lord, hindi dahil sa nanay mo lang. Hindi dyan dahil sa church lang. Dalangin ko, meron kang encounter personally sa hari natin. Meron ka bang encounter? Meron ka bang maishishare? Grabe si Lord, kumilos sa buhay ko. Diba, ano ba yung mga kailangan natin gawin para magkaroon tayo ng mas malalim na relasyon, personal na relasyon? Well, andyan yung reading of the Bible, prayer, gathering, pero ito pinaka-importante sa lahat. Obedience to the word of the King. Kailangan yung pagsunod, mga kapatid. Kapag walang pagsunod, para bang, alam mo yung feeling mo, ang layo-layo mo sa hari. Nagpapasakop ba talaga ako sa hari? Submitted ba talaga ako sa kanyang authority sa buhay ko? Alam mo yung obedience to the word of the King. Sobrang importante no, para lalo tayong lumalim sa relasyon. Hanggang kailan mo gusto na marinig na lamang ang kabutihan ng Diyos? Hanggang kailan mo na gusto kwento na lang lagi yung mga testimony ng ibang tao na gusto mo marinig? Ay, grabe si Lord sa buhay niyo, no? Ay, grabe si Lord sa laga, binabless kayo, no? Ay, grabe pinagaling ka ni Lord, no? Ay, grabe pinromote ka, no? Grabe favored ka, di ba? Hanggang kailan mo gusto na kwento na lang? O gusto mo magkaroon na ng pagbabago? Ikaw na yung nag-share ng goodness ni Lord. Amen! Simple lang. Sumunod ka. Alam mo yun, we have people in this congregation, talaga naman, mga tao na sumusunod sa Panginoon, nakikita namin, personal nilang na-experience. Grabe magpaala si Lord, Pastor. Grabe, biglang dumarating, sunod-sunod. Ang dami, ano pa nangyayari? It was an experience encounter with the King. Bakit? May obedience. Kaya alam mo, challenge sa'yo, gusto mo bang ma-encounter yung hari? Huwag kang magpapilit. Sumunod ka. Yung mga magi, nagpunta sila from the east, napakalayo ng pinanggalingan yun. Pero nag-travel sila, inabot nga sila ng 2 years eh, more or less. Para lang makita yung hari. Just want to see and experience the presence of the King. They give to the King gifts. Alam mo yun, John 15, 10 to 11. John 15, 10 to 11. Kung sinusunod nyo ang mga utos ko, mananatili pag-ibig ko sa inyo. Katulad ko, sabi ni Jesus, sinusunod ko ang utos ng aking Ama. Kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. So sinasabi rito ni Jesus, kung ikaw ay tulad nga, susunod din tayo, may pagsunod. Ang mga Kristiyano, masunurin yan. Amen! Verse 11, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magalak kayo. Katulad ko at mahalubos din ang inyong kagalakan. Gusto ni Lord, ma-experience mo siya. Yung joy, yung happiness, yung blessing, yung peace. God wants you to experience. At kailangan mo lang gawin, sumunod. Lalo ka mapapalapit sa Lord. That's true. Kapag lagi ka sumusunod, talagang alam mo yun, para bang Lord, napakalapit ko lagi sa iyo ah. Yung experience ko sa iyo, talagang araw-araw kang kumikilos eh. But listen to this, this is true in our life. Mag-type ka dyan ng amen, sabi mo, amen pastor, kung totoo to. Kapag ikaw yung tao na hindi ka talaga sumusunod, pag ganyan-ganyan, sumusuway, minsan sumusunod, minsan hindi, pag gusto niya, pag okay, minsan napipili na ayaw, pero mas marami hindi pagsunod. Di ba parang feeling mo, ang babaw ng relasyon ko kay Lord. Parang ang layo ng hari sa akin. Isn't that true? Pakitype mo nga dyan, amen, pastor. Totoo yun. Our obedience to Him. Yun yung kailangan para mas naalo tayong maging experience natin siya personal. And I pray, my brothers and sisters, I pray and I declare right now in your life that you will make a decision to follow the King.
I pray in Jesus' name, we break rebellious hearts. We break yung mga puso na talagang gustong mag-disobey at susunod na yan sa ating Panginoon. Obey! So you will experience, encounter Him in your own lives. Para ikaw yung makapagsabi, God is good talaga, Pastor! Woo! Sister, brother, amen! God is our provider! Pinagaling ako ng Lord! He has delivered me! I have experienced the Lord in Jesus' name! Amen! You just need to follow Him. Ano sabi ng awit? Psalm 34 verse 8, Amplified Bible. Oh, taste and see that the Lord our God is good! How blessed, fortunate, prosperous, and favored by God is the man who takes refuge in Him. Mararanasan mo, malalasap mo, ma-experience mo, ma-encounter mo yung pagpapala ng Panginoon, sumunod ka lang. Gaya ni Job, sabi ni Job sa kanyang mga huling araw in chapter 42 verse 5, noon, dati Lord, naririnig ko lang po kayo sa iba. Tungkol sa inyo, naririnig ko lang. Pero ngayon, nakita ko na kayo. I have experienced you, Lord. I have encountered you. Amen. And I declare that you will experience, encounter the Lord in a deeper, in a greater way. Just continue to obey God. Follow the King. Obey the King. As we continue, ito na, for the last point, di ba, ang ginawa ni Herodes, pinapatay niya lahat ng mga bata na 2 taon yung pababa. Kasi mali naman talaga, hindi naman talaga siya sasambay. Medyo ano lang tayo dito, real talk lang na para bang tama ba yung motivation natin as we welcome the Lord in our hearts? O, may dumating na hari si Jesus, tama ba yung paglapit mo sa Kanya? Lahat po tayo sa simula, mga kapatid, lahat po tayo sa simula, lumapit tayo sa Panginoon. Ako din, ganun din po ako sa simula, lumapit ako sa Panginoon kasi ang sinasabi sa akin, the Lord will bless me and change my life. And I was a man of career, business person. Sabi ko, gusto ko ma-bless yung business ko, kaya lumapit ako sa Kanya. Yung ginagawa ko, gusto ko ma-bless. Parami akong mabenta. And if that is true, the Lord has blessed me. He has blessed me financially, relationship. Pero alam mo yun, as time goes by, as I go deeper in my relationship kay Lord, somehow na-check yung heart ko eh. Na lumalapit lang ba ako sa Diyos kasi may kailangan ako? Kailangan ko trabaho, career. Lord, bigyan mo naman akong work. Promote mo naman ako, Lord. Lord, pagalingin mo naman ako. Lord, bigyan mo akong favor. Lumalapit lang ba tayo dahil dun sa mga hinihiling natin sa Panginoon? And then kapag nakuha na natin yun, aalis na tayo. Kapag na-receive mo na yung trabaho, ay wala na. Sabi ko, magbibigay ako, pero hindi na ako magbibigay. Ah, mabenta ko lang to, magbibigay ako. Nung nabenta, hindi na nagbigay. Ah, sabi ko, maglilingkod ako kay Lord, pagalingin niya lang ako, tapos hindi na naglingkod. Well, God knows our hearts. And I want to give you this Psalm 139, 23-24. Sabi rito, O Diyos, siyasatin ninyo ako. Examine me. Examine, search my heart. Upang malaman ninyo ang nasa puso ko. Subukin niyo ako at alamin ang aking mga iniisip. Tingnan nyo kung ako'y may masamang pag-uugali at patnubayan nyo ako sa daan na dapat kong tahakin magpakailanman. Hindi naman po masama, no? Sa una, lahat naman tayo ganun. We want something from God. And God is a generous giver. God is a blesser. He is generous. He is giving. Pero as we grow in the Lord, dalangin ko, hindi lang tuwing manghihingi lang tayo tsaka lang tayo lalapit sa Kanya. Hindi sa tuwing may kailangan lang tayo tsaka lang tayo lalapit sa Panginoon. Hindi dahil may pandemya, may sakit, kasi kaya lang tayo napalapit sa Lord. Tapos nung gumaling, nawala na. Hindi lang sa tuwing tayo ay nalulugmok at nagdadalamhati, kaya lang tayo hahanap ng aliw sa Lord. Alam nyo, one time, mga kapatid, gamit natin yung service nung church, yung L300. It was my first time. Na sabi ko, parang may mali sa takbo na to. Ah. Hindi ko napansin. Nakapark kami doon. Sabi, dito muna sa SM. Napansin nung God, we're running flat. Alam mo yung gulong, talagang sagad talaga yung bakal doon sa ano, sa sahig, doon sa simento. Talagang sobrang flat niya. Sabi ko, Lord, paano to? And thank you, Lord, kasi merong mga tools, okay, nandun yung mga pump, yung ano, yung tawag doon?
basta yung pang-angat, nakalimutan ko na rin tawag. Again, my first time, matagal na panahon na. Okay? So, inangat ko ng inangat ng ganun. Sabi ko, Lord, okay, kaya ang spare tire nito. Wow, pawis ako pagod, ang bigat, at dumi. Tapos hindi ko alam kung paano pagtanggal ko ng spare tire. Sabi ko, naku, malambot din yung spare tire. Pero tingin ko, aabot na tong spare tire na to. Tapos nung, ano namin, binomba namin, umangat ang umangat, sagad na eh, no? Yung hydraulic eh, yung pump eh. Hindi pa rin kasa yung gulong. So kumuha kami ng mga bato para maikasa lang at umangat yung gulong at maipasok namin yung gulong. Binaba na naman namin, nagkabit na naman kami. Tapos tinanggal uli namin, binalik uli sa umpisa. And then ito na, may bato na. Umangat na siya ng sobra pagkabit namin. Pawis ako, tapos binalik ko na naman yung spare tire. Wow, I've realized this. Matagal na panahon kong hindi binigyan ng atensyon, oras, yung spare tire. Na sobra ko pala siyang kakailanganin kapag na-flatan ako sa daanan. Dumi! Walang ano, pa-oblong pa nga eh. Hindi ko naisip yun kasi spare tire lang naman yon. Pero alam mo, sobra palang importante nun kapag nagmamaneho ka. And hindi ko na-realize yung importance nun nung hindi pa ako na-flatan. Pero nung dumating yung na-flatan ako, nasabi ko, Lord, thank you dahil may spare tire. Well, a lot of Christians, ang tingin sa relationship nila kay Lord para bang spare tire. Ang tingin sa Panginoon para bang ekstang gulong. Na kung pagkailan lang mafa-flatan. Kung kailan lang magkakaroon ng problema. Kung kailan lang magkakaroon ng sakit. Naghihikahos tsaka lang tatawag sa Panginoon. Well, I pray na hindi maging ganun yung relationship natin sa Lord. Examine our motives. Examine natin, pabuksan natin yung puso natin kay Lord and He will reveal to you kung ano yung mali dyan. Panghuli, let us welcome the King. Tanggapin natin siya sa buhay natin. I pray this Christmas season as we are reminded by the Word of God that we will not miss Christmas and we will not miss Christ in Christmas. Let us make room for Jesus in our lives. Paano mo ba wini-welcome si Lord sa buhay mo? As for the last point, when we speak of welcome, lahat po tayo nung wala pang pandemic, wala pang COVID-19, nag-welcome tayo ng mga bisita sa buhay natin. Dalangin ko, itong illustration na ito, magbigay sa'yo ng malinaw na pangunawa. Di ba pag may bisita ka, minsan doon lang sila sa sala, kasi hindi mo sila masyadong close eh. Pag masyado mo silang close, eh nakakapasok sila sa kwarto mo. Tapos, pag may bisita sila, bisita ka, saan ba si Ernyo? Di ba nakikigamit? Pwede bang makainom ng water? Uy, pakuha naman ng ganito. Nandun lang sila sa isang room. At saka yung mga bisita natin for season lang. Pag birthday, kapag may mga occasion, bisita lang yun eh. Hindi naman yung titira sa buhay mo eh. Hindi naman yung titira forever dun sa bahay ninyo eh. I pray right now na yung welcome natin, yung pag-welcome mo sa hari, yung pag-surrender mo sa hari, yung pag-welcome mo sa kanya sa buhay mo bilang Panginoon, tagapagligtas, hindi siya bisita. Hello? Huwag mong tingnan yung relationship mo kay Jesus na parang bisita lang siya. Lord, hanggang dito ka lang, Lord, sa kwarto ko. Pero dito sa wallet ko, Lord, hindi ka, Lord. Tinawag mo ba siyang Lord? Lord, hanggang dito ka lang sa sala. Pero Lord, pagdating ko sa bedroom, hindi ka pwedeng pumasok. Lord, hanggang dito ka lang sa Sunday fellowship. Pero pagdating sa personal kong relationship, huwag mong pakialaman, Lord. Well, some of us, these things are true. Na ang tingin natin kay Lord, bisita lang na meron tayong limitation sa pwede niyang pasukan sa buhay natin. No! But when we welcome Him as the Creator and not a visitor, our Lord and Savior and not a visitor, He can do, Lord, you can do whatever you want in my life. I have no limits, Lord. Pumasok ka. Saan mo gusto pumasok, Lord? Marriage, pasok. Sige, Lord. Family, pasok ka. Business, pasok ka, Lord. Kahit anong gawin mo sa business ko. Amen! Di ba, Lord? Hindi kita bisita. Ikaw ang Savior ko. Ikaw yung hari ko. Kung ano sabihin mo, gagawin ko. Lord, pasok! Relationship, mali. Alisan ko, Lord. Sige, sinabi mo eh. You're giving Him power over all areas of your life. Hello? Wake up! When you welcome Him as your Savior and Lord, every area of your life, your room, your family, your marriage, and listen to this,
He does not come for seasons. He will be there forever. Forever, forever, forever. Lord, hindi ka lang pang 10 years, pang 15 years yung Christianity. Lord, habang nabubuhay ako, come to my life. Do whatever you want. I'm giving you my every power, every authority, every area of my life. I welcome you to be the king of my life. Amen. Amen. And I declare that. I want to finish with this verse in Revelation chapter 3, verse 20. Kasi kapag ang tingin mo kay Jesus bisita at hindi tagapagligtas, baka ganito ang mangyari sa ating estado sa buhay bilang Kristiyano. In Revelation chapter 3, verse 20, sabi ng Panginoong Hesukristo, narito ako sa labas ng pintuan niya. Umaakyat ako. Kapag may nakarinig sa akin at buksan ang pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagdalo. A lot of us listening and watching, if you be honest with yourself, sinasabi mong Kristiyano ka, church ka ni Jesus, we're gathering, pero wala si Lord sa puso mo. Nasa labas ng buhay mo. It's outside of your life, it's outside of your relationship, it's outside of your finances, it's not really king in your life. People, you call yourself Christians, you call yourself believers, but truly Christ is not welcome into our home. I pray na hindi dumating ang pagkakataon na ito. At kung dumating man ang pagkakataon, at ngayon ang pagkakataon, right now, God, the Lord Jesus, is knocking at the door of your hearts. Kumakatok ang Panginoon sa puso mo. Will you welcome Him as your King? Will you trust Him? He wants you to have an encounter with Him. Huwag lang tayong magsabi na Kristiyano. Dalayan ko, papasukin natin si Kristo sa ating mga puso. Amen? Pwede ba palakpakan mo lang ang Panginoon sa inyong tahanan? Thank you, Lord God. Father, we bless you. We thank you. We close our eyes and bow our heads. Father, we honor you this morning. Thank you for this message, Lord, reminding us that if you are not Lord of all, you are not Lord at all. Salamat po dahil sa pag-examine namin through that word, Lord. Para bang nabuksan ang aming puso at isipan. Meron pang mga area sa buhay namin na hindi ikaw ang hari, Panginoong Jesus, kundi si Herodes. There's a spirit of Herod in us na ayaw kang papasukin. We're rejecting you. We're feeling threatened about your kingship. We're resisting your will, your word in our life. Will you trust Him? If you're listening and watch Him, do you want an experience, encounter with the King? We just need to welcome Him in our life. Kapatid, yes, may aalisin siya sa buhay mo. Kasalanan, makakatalisod, makakasama, makakamatay, makapanghina, mga maling gawain, aalisin niya yan. But you need to trust Him that He has better plans and He has the best plan. Kailangan mo lang magtiwala na yung plano niya sa iyo, kapatid. Mas maganda. Just need to let go and let Christ, let God rule in your hearts. Sabayan mo ako sa panalangin ko, ikaw yung tao na yung sinasabi mo. Pastor, ako yun eh. Para bang pagiging Kristiyano ko online lang. Pero pagdating sa sarili kong buhay, personal, relationship, marriage, business, finances, hindi talaga siya Lord, kasi ako pa rin yung nasusunod. Do not trust your own understanding. Trust in God. He knows the best. He knows what is right for you. Surrender. Surrender. Sabayan mo ako galing sa puso. Maging tunay ito sa iyo, kapatid. Para sa iyo ito. Bigkasin ang iyong bibig. Taas mo lang kamay mo. Sinasabi mo, may mga area sa buhay ko na hindi ko pa nasusuko sa Lord. And I want that God. I want Jesus in my life. I want Him to be King. I'm welcoming Him. And I'm trusting Him na may mas maganda siyang plan at may magandang mangyayari. If you're that person and you want that in your life, taas mo yung dalawang kamay mo. Nasaan ka man ngayon? Suko mo na. Suko mo na. Manalangin ka. Sabihin mo ngayong oras na ito, Panginoong Jesus, suko na po ako sa iyo.
Hari ng mga hari, Panginoon, patawarin mo. Nagkasala ako. Marami akong pagkukulang sa akong makasalanan. Sa akong rebelde. Nireject kita. Panginoon, patawad po. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon ng lahat at tagapagligtas. Maghari ka sa aking buhay. Nagtitiwala po ako sa iyo. Gusto po kitang maranasan. Tulungan mo po ako na makasunod sa iyong kalooban. Salamat po sa pagpapatawad sa buhay na walang hanggan. Sa langit kasama ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. I feel the anointing right now. I feel it right now. Kung isinuko mo na yan sa Panginoon. All areas of our life, He is King of all. Tanda mo, kapag nagtiwala ka sa hari, di ka mabibigo. Kapag nagtiwala ka sa Kanya, yung mga maganda, mas maganda pa yung may experience natin. Tanda mo, may mga aalisin sa buhay natin, yung mga hindi magaganda. Pero ang maganda dito, papalitan niya yan. Ang mas maganda pa at mas magiging masaya pa tayo. Amen? Let us trust the King. Let us experience Him in our own lives. And as we welcome the King of Kings in our life, we are blessed, we are forgiven. Kapatid, kung sumabay ka sa panalangin, pinatawad ka na ng Panginoon. Kung ikaw ay sumabay dun sa panalangin, nilinis ka na sa lahat ng pagkukulang. Ang gusto ng Panginoon ngayon sa buhay mo, yung pagsunod. Yung pagsunod. Ano yung area sa buhay mo na sinasabi, Lord, sumunod ka. And God will bless you as you obey Him. Hindi ka niya pababayaan. Amen? 5 minutes, tapos na tayo mga kapatid. Bago ang lahat, manalangin muna tayo. Let's close our eyes and bow our heads one more time. Taas natin kamay natin. Father, we reach out to you in the name of Jesus and by the power of your Holy Spirit. Salamat po sa mensahe. Itinatanim sa aming mga puso. Tutubo, lalago, magkakabunga. Maraming bunga, magtatagal, mga pagbabago, makikita, magdadala ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. We thank you, Father. We bless you. We honor your name. Help us to trust your will for our lives. Dalangin ko, Lord, na hindi manguna ang aming kalooban, kundi lagi kami magpasakop sa kalooban mo. Binabasag namin lahat ng pride, pagmamataas sa iyo, pagmamagaling sa iyo sapagkat walang hihigit sa iyo. You are sovereign, you are supreme God. No one is above you, Father. Kaya Panginoon, tulungan mo kami magpasakop sa iyo. Salamat po, Lord, dahil lalagay mo sa aming puso, tinutulungan kami ng Espiritu na sumunod sa iyong kalooban. Ngayong Kapaskuhan, hindi makakalimutan ang Kristo ng aming buhay. Ikaw ang hari ng aming buhay. And whenever you tell us to move, we will move, Lord. Kung saan mo kami gustong dalhin, susunod kami. Hindi ka bisita sa aming buhay, ikaw ay tagapagligtas. You're not a visitor, but you are our Savior. Lord, we're giving you all authority, all power. Lord, all areas of our life. Be the King. Be the King of our lives, Lord. And rule, reign in our lives, Jesus. Maraming salamat. We receive every blessing. We receive yung magagandang plano mo sa buhay namin. We receive all the purposes sa buhay namin, Lord. And salamat sapagkat ang pangako mo, di mo kami pababayaan. Di mo kami iwan. Sasamahan mo kami sa lahat ng laban ng buhay. Kaya Panginoon, maraming salamat. We receive your forgiveness, salvation, victory, success. We receive your healing, your good and great plans sa aming malahat. Maraming salamat po, Panginoon. Tinataas namin, tinatanggap ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Woo! Praise God. Hello. Yan, yan, yan. Good morning po. Good morning. Good morning sa ating mga kapatid. Thank you. A happy, happy Sunday. Thank you for joining us on our online Sunday service. Salamat sa Diyos. Ayan, wala pa, Josiah. Okay. Okay, salamat sa Panginoon. And again, bukas po, simula na ng ating OPM, online prayer meeting. Yan. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. December 20, kita-kita tayo sa ating in-person gathering
Isang araw lang po ito para sa buong taon, sa mga pinagdaanan natin. And syempre, follow kayo sa ating Facebook page. I-like nyo yung page natin. Mandun po yung mga details, paano kayo makaka-join. Registration, kailangan po magpa-register bago kayo pumunta. Kaya salamat po sa Panginoon sa lahat ng tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo bilang Hari, Panginoon, tagapagligtas. Alright, sabay-sabay tayo. I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name. Amen! Sigaw mo, power is in you! Messiah! That's Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of all Lords. May the Lord bless you and protect you. May the Lord's face shine upon you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. God bless you! Have a great week, guys! See you again, brothers and sisters! Bye!